Isang magandang araw, ang body mo po sa inyo. Kapalang si Gino, estudyante sa Arkitektura sa Del Plano College of St. Benito. Narito po tayo ngayon sa St. Joseph Parish sa lusod ng Las Piñas kung saan narawan ang talya ko lang ang pagpapalang. Kung mayroong isang bagay na kakaiba tungkol sa Las Piñas City, ito ay ang Bamboo Organ Church, na kung saan ay itinuturing na isang Philippine National Treasure. Noong Nobyembre 24 sa taong 2003, ito ay binigyan ng pagkakilala sa pamamagitan ng National Museum ng Pilipinas dahil ito lang ay ang natatanging 19th century bamboo organ sa Pilipinas na nakaligtas sa maraming bagyo, pagguho, at lindo. Ito ay gumagana pa rin. Ang natatanging instrumento sa musika ay binubuo ng 1,031 pipes at 902 sa mga ito ay yari sa kawayan habang ang natitira naman ay gawa metal. Ang mga tao sa likod ng itong obra maestra ay isang Espanyol na misyonaryo na si Friar Diego Sierra de la Virgen del Carmel, na noon ay sa katunayan ang unang parokyang pari sa Las Piñas noong panahon ng Espanyol. Siya ay dumating mula sa bayan ng Gros, Huesca, España, pero nanirahan siya sa bahaging ito ng Pilipinas noong 1795 to 1830. Si Father Diego Serra ay nagsimula mula sa construction ng mga organg kawayan noong 1816 at ito ay natapos ng 8 taon. Natapos ito ng taong 1824. Sa panahon ng 1880s, nagkaroon ng bagyo at lindol na nasira ang bubong ng simbahan kung saan iniwan ang bahagi ng katawan na nakabukas para sa mga elemento ng kalikasan. Ang tubig, ulan at bato na napunta sa loob ng organ ay ang dahilan sa pagkasira ng mga kawayang organ. At dahil dito, hindi na ito nagamit ng ilang taon. Pagkatapos ito, ang tubo ng kawayan ay nakaimbak na lang sa lumang sakristiya at tuluyang nakalimutan ng gamitin hanggang 1917 nang may isang turista na muling natuklasan ang kagandahan nito. Ito naman ang makina na itinatawag na belo. Isa itong makina na nagbibigay ng hangin sa bamboo organ. Kung dati, kinakailangan ng 6 na katao para lang mapagana ang makina. At kung mapapansin nyo sa parte na may maputi na nakaguhit, gawa iyon sa balat ng baboy. Kaya balat ng baboy ang ginamit dito dahil pwede ito makatagal sa mainit na temperatura. Kung mapapansin nyo na puro litrato lamang ang napapakita ko dahil iyon sa kanilang church policy na nagbabawal mag-record o kumuha ng video. Nung pinagsabihan ako ng pare na ihinto ang pagbibideo, ako ay nadismaya. Pero kahit papano, nakunan ko ng video ang pinaka-importanteng parte ng simbahan at yun kung paano gamitin ang bamboo organ. Pagpasensyahan na lang kung ito ay sandali lamang. Noong 1972, nagsimula ang Bamboo Organ Project Restoration. Si Johannes Clay Orgelbo
ay ang nagbigay ng kontrata at siya ay nagpadala ng bamboo organ sa Bonn, Germany noong 1973. Matapos ang dalawang taon, ang kawayong organ ay bumalik ng Pilipinas noong 1975. Kung mapapansin niyo ang lapida na nakakabit sa tore, ay dito na nakalagay ang katawan ng mga yumaong tao na tumulong sa pag-restore ng Bapu Organ Church nung ito ay nasalanta ng bagyo, lindol at pagguho. Kung mapapansin ninyo na pati ang kisame ng simbahan ay yari din sa kawayan. Ito ay ikinabit pagkatapos tamaan ng bagyo, ang simbahan. Ito ang dahilan ng pagkasira ng bubong at kisame nito. Pero bago ikabit ang bamboo, ito muna ay binabad sa maalat na tubig o salt water kung tawagin sa igles, para matanggal ang sugarcane nito. Kapag natanggal ang sugarcane ng bamboo o kawayan, maiiwasan nito ang mabulok. Pagkatapos ibabad sa tubig alat, ito ay binabaon sa buhangin ng isang taon para mas lalo itong tumibay. Noong 18th century pa sa Las Piñas City, wala pang semento. Kaya ang ginamit nilang pandikit at pagpatungin ang adobe na bato ay ang puting parte ng itlog o egg white tawagin sa Ingles. At pinaghalo ito sa buhangin para masalo itong tumibay pag ito ay pinangtapal sa adobe na bato. Ang kawayang organ ay nasa puso ng St. Joseph Parish Church ng Las Piñas City. At ito ay may haba na 10 kilometro at nasa timog ng sentro ng Manila. Ang simbahan ay ipinatayo noong 1797 hanggang 1819. Ito ay may isang earthquake baroque na arkitekturang estilo at higit sa lahat ginawa sa labas ng adobe. Ang adobe ay isang bato na galing sa bulkang Mayon. Ito ay upang sumailalim sa pagkukumpuni sa tulong ng mga lokal na komunidad at sa mga kalapit na lugar, upang ibalik ang istruktura at mga lugar sa kanyang orihinal na estado. Ang mga arkitekto, Francisco Bobby Manosa at Ludwig Alvarez ay nagtagumpay sa propaganda at pagpapalaki ng nasabing istruktura noong 1971 hanggang 1975. Matatagpuan sa loob ng bakuran ng simbahan ay ang Atelian House, na naglilingkod bilang pahayagan sa Bamboo Organ Foundation Incorporated. Ito rin ay isang souvenir shop, ito rin ay isang museo, at parokya Adoration Chapel. Ginagamit ang lugar na ito upang maging isang lumang kumbento, Espanyol, at ngayon ay ginagamit bilang isang daanan sa bamboo organ din. Mula pa ng mahigpit na pinapaayos ang organ na kawayan, ang mga tao sa Las Piñas City ay ipinagdiriwang ang trabahong sining sa pamamagitan ng International Bamboo Organ Festival tuwing buwan ng Pebrero. Ang Bamboo Organ Foundation Incorporated ay ang umaayos ng taunang musikal at kulturang ng mga kaganapan sa pakikipagtulungan sa mga tao ng Las Piñas City. Ang layunin ng pagdiriwang ay upang ituloy at bumuo ng mga rich cultural tradition ng Las Piñas City at isang bilang ng mga itinatag na mga dayuhan at lokal na artista ang lumalahok sa event na ito. Sa ganitong paraan, umaakit ng isang pulutong ng mga lokal at banyagang turista pati na rin sa lahat ng mga uli ng mga mahilig sa musika.
Ang Bamboo Organ Foundation Incorporated ay isang non-stock at non-profit na grupo na nagsisikap upang pangalagaan at panatilihin ang bamboo organ. Bukod sa pag-aayos ng taon-taong pagdiriwang, ito din ay nakasangkot sa edukasyon, espiritual at sosyal na pagpapayaman ng mga tao sa lungsod. Ang pundasyon ay nagpapadala din ng mga scholar sa Austria na nagiging matagumpay sa kanilang napiling larangan. May mga dating estudyante na nag-aalaga ng istruktura at mga instrumento nito. Tulad na lang ni Armando Salazar na nagdadalubhasang sa organ ng pagganap at musika ng simbahan. Gerardo Fajardo na puro sa coro pagsasagawa pati na rin si Selwyn Tagle at Edgar Montiano na nakatutok sa organ building.